DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna, may pangako, ang bukas. Oo, alam ko! Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko! Pero pagod na ako! Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo! Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. Tita Sylvia, nahuli ko po siya, humihitit ng marijuana. Pambihira naman bata yun. Wala na nga kayo mga magulang. Nagpapasaway pa rin. Pinagsabihan ko na nga eh. Ang sabi niya, hindi na daw uulitin. Sana nga'y matupad niya yun. Gusto ko sanang subaybayan siya. Kaso paano ko gagawin yun? Kailangan ko magtrabaho para mabuhay kami at makapag-aral sila. Hayaan mo. Tutulungan kita. Susubaybayan namin ang tito mo si Briggs para matiyak natin ang kanyang pagbabago. Mariela, mamasyal muna tayo kumain sa restaurant bago kita ihatid. Anyway, day off mo naman ngayon. Oo, sige Willie. Bahala ka. Paano naman kahit minsan, marelax ka. Ay, malapit na pala tayo sa eskwela ni Baron at Briggs. Apakahinto mo muna sandali, Willie. Eh, bakit basta, pa? Basta, ihinto mo lang sandali. Oh yan, nakahinto na tayo. Ano bang gagawin natin dito? Gusto ko lang magstay kahit ilang minuto lang, ha? Ayun, may mga lumalabas na mga estudyante. Eh, siguro, uwian na naman ngayon. Eh, ang mga kapatid mo, di ba may klase pa? Oo. Kaya lang gusto... ayun, si Baron yung palabas ng school. Asa? Oo nga, ano? At may kaakbay na babae. Sundan natin, Willie. Pero Mariela, sabi mo... Sundan mo
muna natin sila. Please. Ba't ngayon ka lang umuwi, Baron? Kanina pa tapos ang klase niyo, ah. Eh, ate, may ginawa pa kami sa university para sa project namin. Sinungaling ka! Ate, ba't mo ako sinampal? Pambihira mo, binata na ako, ginaganyan mo pa. Nilaloko mo ako! Totoong sinasabi ko. Kahit tanong... Sino? Sino yung babaeng kasama mo sa motel kanina? Ate... Ano? Nagulat ka? Nakita ka namin ni Willie nung mapadaan kami doon sa school. Akbay mo yung babae. At sinunda namin kayo hanggang sa makapasok kayo ng motel. Ate. Hanggang ngayon ba naman, Baron? Pambababae pa rin yung inaatupag mo. Wala na nga mangulang natin. Ako na lang tumatayo para sa atin. Abay, maawa naman kayo sa akin. Pahalagahin nyo naman yung mga paghihirap ko. Hanggang ngayon ba? Bad trip ka pa rin, Kuya Baron? Kagabi pa ang sermon sa'yo, ha? Naarinig mo pala. Oo naman. Nasampal ka pa nga, di ba? Eh, wala na akong magawa, eh. Nahuli ako sa akto, eh. Dapat kasi, Tol, nag-iingat ka. Tingnan mo ako. Hindi na ako nahuhuli ni ate ngayon. Kasi, hindi ka na dito nagmamariwana. Di ba? Tama. Kaya wala na siyang mauhuli pa. Hindi ka pa rin dapat mawili dyan, Tol. Baka mamaya maging sugapa ka dyan. Pati siya butikman mo na. Buti pa, mambabae ka na lang. Kesa mag-drugs. Kaya kong sarili ko. Huwag kang mag-alala. Walang mauhuli sa akin si ate. Wala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya na po, tita. Natagalan ako sa banyo. Nag-toothbrush pa po kasi ako, eh. Unique toothpaste ba ang gamit nyo? Ay, opo. Ang ganda po kasi niya sa ngipin. Ay, oo. Ayun nga rin ang gamit namin, eh. May iba ako. Kumusta nga pala mga kapatid mo? Ay, napagalitan po ni ate si Kuya Baron. Oh, bakit? Nahuli po niya si Kuya na may kasamang babae sa motel. Ano? Diyos kong bata yun, oo. Abay, kawawa naman si Mariela. Ang dalawang kapatid mo talaga. Pasaway pa rin hanggang ngayon. Iniisip ko nga po, eh, kung paano ko matutulungan si ate sa mga pasanin niya. Ano ba, Briggs? Ubus na naman ang allowance mo? Aba, ang dalas naman yatang maubos nun. Eh, pasensya na, ate. May binayaran kasi uli kami sa klase para sa isa naming project. No. Last week nga, yan din yung sinabi mo sa akin, eh. O, yan ang magagawa ko, ate. Eh, sayon talaga, eh. Alam nga namang mag-invento ako. Eh, kung nahihirapan ka na, eh, di... Hihinto na lang ako sa pag-aaral. Naman na. Sige, bibigyan kita. Pero sana naman, tipirin mo ito, ha? Sobrang tipid na nga yung ginagawa ko para sa inyo.
Tinawagan ako ni Rich. Sabi, nadala ka raw dito sa clinic ng office nyo. Ano ba nangyari sa'yo, Mariela? Pasensya ka na, Willie. Naabala ka pa tuloy. Hindi ka na dapat tinawagan ni Rich. Hindi ka abala sa akin. Alam mo yan. Saka si Rich, nagmamalasakit sa'yo yung tao. Kaya ginawa niya yun. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Nahilo kasi ako. Eh, siguro. Dahil yan sa nabanggit kanina sa akin ni Rich, madalas ka raw magpalipas ng gutom. Eh, kasi... Mariela, hindi kita binabawalang intindihin ng mga kapatid mo. Pero sana naman, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Dahil lalong hindi mo sila matutulungan kapag nagkasakit ka. Mahirap pala, Willie. Pagod na nga ako sa trabaho. Tapos binibigyan pa ako ng problema ng dalawa kong kapatid. Handa akong tulungan ka. Kung gusto mo, pakasal na tayo. Ha? Oo, pakasal na tayo. Para may katuwang ka na sa pagtataguyod sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pumayag ka ba? Hindi po, Tita Sylvia. Ayoko pong obligayin si Willie nang hindi naman niya pasanin. Ayokong madamay siya sa mga hirap ko. Ay, sa bagay may katwiran ka. Bakit naman kasi ang mga kapatid mo? Naaatim ka pang bigyan ng problema. Yun na nga. Yun na nga kinasasama ng loob ko. Parang sariling kasiyahan lang nila ang mahalaga. Pamangkin, dagdagan mo ang pagtawag sa Diyos upang tulungan kanya na makaya ang dala mong responsibilidad ngayon. Dito ko lang inilagay yung alkansya ko eh. Bakit nawala? Sinong kumuha? Lily? Oh, anong nangyari dito sa kwarto mo? Bakit nakasabog yung mga gamit? Hinahanap ko kasi yung alkansya ko. Oh. Halos puno na yun eh. Nawawala. Ha? O sino naman nakukuha noon? Apat lang tayo dito. Kaya nga nagtataka ako eh. Nangihinayag din ako sa laman nun. Malaking halaga na rin yun natin. Ipon ko yun mula sa baon ng bigay mo. Tama na, huwag ka na umiyak. Tutulungan na lang kitang hanapin yun. At sakali mang mawala yun, bibigyan na lang kita ng bagong alkansya. Ha? Pasensya ka na ate ha. Sa halip na nagpapahinga ka ngayon day off mo, naabala pa kita. Hindi ka abala. Natutuwa nga ako dahil nagagawa mo mag-ipon. Kahit na maliit lang yung naibibigay kong baon sa'yo. Briggs! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bakit hawak mo yung wallet ko? Sorry ate, kailangan ko talaga ng pera kaya... Kaya kukuha ka ng pera ko nang walang paalam, ganon? Ate. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ginagawa ito? Gusto ko kasi sumama sa mga tropa ko. Teka nga, ikaw ba ang kumuha ng pera ni Lily? Ha? Ikaw? Nagipit lang ako kayo. Ano ba yan? Bakit mo naman nagawa sa kanya yon? Pati bulag pinagnanakawan mo na? Saan mo dadali ng pera? Ha? Magtapat ka! Ate Mariela... Sa drugs ba? Totoo ba yung nabalitaan ko na gumagamit ka na rin ng shabu? Ha? Sumagot ka!
Gumagamit na nga kaya ng shabu si Briggs? Ano ang gagawin ni Mariela sa pagkakataong yun? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Mariela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito mong inyong kaibigan June Martin de Gaspi. Lagaan niya yung huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.